Welcome to the longest running, the original and the only trilingual Filipino-Chinese lifestyle magazine show, Chinatown TV. I'm your host, Isa Chong. I hope you're all as excited as I am because today we're diving into a world of luxury and relaxation. In the heart of San Juan City, Cinese Foot Spa celebrated its grand opening, and what an event it was! Located on the ground floor of this iconic DPL building, this spa promises an escape like no other. From the distinguished guests to the unforgettable ribbon-cutting ceremony, and of course, the world-class services that were unveiled, it was truly a day to remember. But why just hear it from me? Let's dive in and see for ourselves what the buzz is all about. On October 17th, amidst the vibrant heartbeat of San Juan City, a new oasis of relaxation emerged. Cinese Food Spa opened its doors, inviting everyone to a luxurious escape from the everyday hustle. Every corner, every detail, designed with utmost care, ensuring guests a holistic experience. The grandeur of the day was evident with many esteemed guests gracing the occasion. Present kasi sina Honorable Mayor Francis Zamora, Mr. George Chu, Mr. William Yao, and Mr. Antonio Hilario na lalo pang nagpaningning sa naturang event. With a snip of a ribbon, Cinese Food Spa officially marked its beginning. Nestled in the heart of San Juan City, on the ground floor of DPL building, Cinese Food Spa beckons. Step in and it'll take you on a journey of tranquility. Cinese Food Spa, where your journey to relaxation begins. Nagpadala si Chinese President Xi Jinping na mensahe sa International Symposium on China's Neighborhood Diplomacy na ginanap sa Beijing noong October 24. Inilahad sa mensaheng ito na patuloy na tutugon ng China sa prinsipyo ng pagkakaibigan, katapatan, kapakinabangan at pagkakaisa. At makikipagtulungan sa mga bansa sa Asia para itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran. Layunin raw ng bansang China ang bagong kabanata sa pagtataguyod ng isang komunidad na may magkakasamang kinabukasan para sa Asia at sa sangkatauhan. Ang symposium na may temang Amity, Sincerity, Mutual Benefit, and Inclusiveness, New Dimensions, New Progress, at New Vision ay ginanap upang gunitain ang 10th anniversary ng Principle in China's Neighborhood Diplomacy. Inimbitahan ng Peng Luyuan, kabiyak ni Chinese President Xi Jinping, ang mga may bahay ng mga dayuhang pinuno na dumalo sa ikatlong Belt and Road Forum para sa pandaigdigang operasyon na bisitahin ang China National Arts and Crafts Museum, na kilala rin bilang China Intangible Cultural Heritage Museum sa Beijing noong October 18, 2023. Ayon kay Peng, ang kaunlaran ay ang espiritual na ugnayan ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagitan ng mga kasosyong bansa sa pagpapatayo ng Belt and Road Initiative o BRI. Sinabi niya na ang mga kultura ay nagiging mas makulay sa pamamagitan ng mga palitan at ang mga sibilisasyon ay pinayayaman sa pamamagitan ng mutual learning. Inaasahan niyang palalakasin ang people-to-people exchanges at ipagpapatuloy ang pagkakaibigan sa bawat henerasyon at makakamit magkakasamang pangkalahatang pangunlad. Sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi noong October 23 na mahalagang pigilan ang patuloy na gera sa pagitan ng Palestine at Israel upang di na lumala ang pinsala ang dulot nito.
apektado ng kasalukuyang tunggalian sa pagitan ng Palestine at Israel ang buong mundo at may kinalaman ito sa malalim na pagpili sa pagitan ng digmaan at kapayapaan ayon kay Wang sa isang telephone conversation kay Israeli Foreign Minister na si Eli Cohen. Ipinakilala ni Cohen ang posisyon at mga alalahanin sa seguridad ng Israel hinggil sa tunggalian sa pagitan ng Palestine at Israel. Ang two-state solution ay consensus international community, dagdag pa ni Wang. Inaasahan niya ang dalawang panig ay isaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon pati na rin ang pangmatagalang interes sa kapayapaan at seguridad na para sa mga susunod na henerasyon. Bumalik sa tamang landas ng solusyon na magkaroon ng dalawang estado sa lalong madaling panahon, muling simulan ang mga usapang pangkapayapaan. Isang higanteng gintong bulaklak ng osmanthus ang lumutang sa ere at nag-transform sa isang corona na nagpapahiwatig sa pagbubukas ng ika-apat na Asian Para Games sa Olympic Sports Center Stadium sa Hangzhou, Silangan, China sa probinsya ng Zhejiang noong Oktubre 22. Sa huling bahagi ng seremonya, ang torchbearer na may kapansanan ay gumamit ng isang makabagong kamay na bionic upang sindihan ng apoy. Halos 5,200 na tao mula sa 44 countries at regions ang lumahok sa Asian Para Games ngayong taon. Higit sa 3,000 na atleta ang nagkumpetensya sa 564 na kaganapan sa 22 na palakasan sa panahon ng mga laro. Samantalang higit sa 1,550 officials na teknikal at mga 3,090 na mamamahayag ang dumalo rin sa mga laro na ginagawa itong pinakamalaking Asian Para Games sa kasaysayan. Ang Asian Para Games ay natapos noong Oktubre 28. Noong Oktubre 24, ang China Media Group o CMG ay nagdaos ng seremonya ng paglulunsad ng Towards the Future Together, China-France Diplomatic Relations 60th Anniversary Film and Television Co-Production Project sa Paris, France. Ito ay upang maisakatuparan ang consensus ng mga leaders ng China at France sa mga nagdaang summit meeting. Ang kaganapang ito ay nagmarka sa opisyal na paglulunsad ng ilang proyektong co-production na kinasasangkutan ng CMG at iba't ibang pangunahing media at institusyon sa Pransya bilang pagdiriwang ng 60th anniversary ng ugnayang diplomatiko sa pagitan ng China at Pransya. Samantala, noong Oktubre 23, ang CMG ay pumirma ng isang kasunduan na estratehikong operasyon kasama ang Paris 2024 Organizing Committee para sa Olympic at Paralympic Games at mga memorandum ng kooperasyon hiwalay kasama ang League de Football Personnel at French Tennis Federation ukol sa mas malalim na pakikipagdulungan. The Lin Poxi Foundation Incorporated held its 112th to 113th Officers Induction Ceremony. 吕飞林浦总堂举行第112连113届职员就职典礼. Fei Lin Pu Zong Tang, Qing Zhu Cheng Li Yi Bai Yi Shi Zhou Nian, Ji Di Yi Bai Yi Shi Er, Yi Bai Yi Shi San Jie Li Jian Shi Hui, Ji Jiao Yu Ji Jing Dong Shi Hui, Di Shi Wu, Shi Liu Jie, Ji Hua Wen Jiao Shi Lian Yi Hui, Di San Shi San, San Shi Si Jie, Fu Nu Zu, Di Shi Ba, Shi Jiu Jie, Qing He Zu, Di San Shi Wu, San Shi Liu Jie, Zhi Yuan Jiu Zhi Dian Li. 2023年10月23号晚 甲座东海皇宫酒家隆重举行，非华友好团体嘉宾代表等应邀出席典礼仪式。 理事长施清胆担任大会主席，他在致辞中感谢各位宗亲的支持与协助，让他顺利完成任内会务使命。新届理事长施清伟是华社商业翘楚，事业如日中天，在他慷慨立身、城镇丽人风范的引领下，吕飞林浦总堂一定能再现光辉的锦绣前程。荣誉理事长施家彪担任监事员。
见证印信移交并盛会。荣誉理事长施嘉庆担任教育基金董事会监事员，荣誉理事长施亨利担任华文教师联谊会监事员，荣誉理事长施伟莲担任妇女组监事员，荣誉理事长施天来担任清河组监事员。新界理事长施清伟在致辞中特向各位新协宗长及各界各位同仁为薪火相传而不懈奋斗深表崇敬和感谢。他表示自己承蒙族亲厚爱推选为新界理事长，虽是新征程新挑战，但需敢作为敢创新，有榜样的力量，有同仁的合力，坚信林浦定能初中永保，继茂花明。非华少年总会理事长施东方博士，世界林浦施氏宗亲总会理事长施学顺，菲律宾各宗亲会联合会主席谢文炳，泉州市归国华侨联合会主席温景辉，晋江市归国华侨联合会主席陈建军，福建灵浦施氏宗亲总会代表施能谋，菲律宾晋江同乡总会理事长姚金镇，海外庆贺团代表，台北市施姓宗亲总会理事长施火行，香港施氏宗亲会会长施景山，澳门施氏宗亲会监事长施长立，晋江市侨联副主席、深沪镇侨联主席陈代峰，家乡庆贺团代表施文博，菲律宾钱江联合会理事长施义林，吕菲巡江工会理事长施纯成等先后致辞。期间，新界理事长施兴伟致赠感谢状与大会主席施清胆、理事会监事员施家彪，教育基金董事会施清胆董事长致赠感谢状与名誉董事长施信祥、监事员施嘉庆，华文教师联谊会施燕妮主任致赠感谢状与名誉主任施晶晶、监事员施亨利，妇女组施红素琼组长致赠感谢状与名誉组长施林淑棉、监事员施伟莲，清河组施庆辉组长致赠感谢状与名誉组长施金水、监事员施天来，世界灵浦施氏宗亲总会理事长施学顺，福建省政协常委、香港施氏宗亲会永远荣誉会长施能施、香港施氏宗亲会以及施文博宗长等特捐经典大会，并接受感谢状。随后，新界理事长施清伟派捐各团体福利金及豪捐家乡教学基建款项。执行副理事长施培全致谢词，秘书长施大鹏宣布大会开始，蔡金生与非中电视台主持人陈静瑜担任主持人，并介绍主宾席宾主。典礼仪式之后，进行了聚餐、祝酒、抽奖以及娱乐活动。非中新闻台综合报道。Welcome back. You're still watching Chinatown TV with me, your host, Isa Chong. China's rich cultural heritage spans over 5,000 years. At sinasabing isa ito sa pinakamatanda at complex cultures in the world. With its unique customs, traditions, and practices, China has a lot to offer to those who are interested in exploring its fascinating culture. As we delve into the vast and diverse culture of China, ating kikilalanin ang kanilang mayamang kultura na nagpasalin-salin na sa mga henerasyon. From traditional Chinese medicine to the art of calligraphy, there is much to explore and learn about. Join us on our journey to uncover these fascinating aspects of Chinese culture and more as we delve deeper into the wonders of this ancient and diverse civilization. Ika-606 na taon na ngayon mula nang dumalaw sa China si Paduka Batara ang hari ng silangang kaharian ng Sulu. At bilang pag-alala dito, nagkaroon ng isang espesyal na pagbisita si Princess Jacel Kiram ng Sultanato ng Sulu sa Musuleo kung saan nakahimlay ang yumaong hari sa Dechou, China.
Ang kanyang pagbisita ay nagbigay daan upang makilala at makasalamuhan niya ang mga salinlahi at inapo ng ating Pilipinong hari. Ito rin ay pagpapakita ng taus-pusong pasasalamat at pagkilala sa pagtutulungan at pagsusuporta ng pamahalaan ng China, lalong-lalo na sa third show na pangangalaga sa musuleo ni Paduka Batara. Narito po ang unang bahagi ng eksklusibong panayam kay Princess Jacel Kiram kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan at saloobin sa kanyang pagdalaw. Magandang araw po sa inyong lahat. Rio Sablan mula sa China Media Group Filipino Service. Ang araw na ito ay napaka-importante at napakahalaga dahil meron tayong importante at masayang panauhin na nagmula pa sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, si Princess Jacel Kiram ng Sultanato ng Sulu. Magandang araw, Rio. Unang-una sa lahat, Jacel, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa ating panayam sa araw na ito. Basta kayo na at every time nandito ako sa Beijing, walang problema. Okay, WeChat lang. Nakakataba naman ang puso yung mga sinabi mo. At sana ay bumalik ka. Nandito ka pa, at pero gusto ka na namin bumalik in the future. Okay, diretso na tayo, ha? Ano ang dahilan ng iyong pagpunta ngayon dito sa Beijing? Well, nung nag-usap tayo nung Mayo, nabanggit ko na sa'yo na meron kaming pinaplano na pagtitipon-tipon ng mga descendants of An and Wen doon sa Daejeo, sa tomb ni Sultan Batara. At ako'y nangako sa kanila na babalik ako ng September to be with them para i-commemorate yung 607 death year anniversary of Sultan Batara. So, nagkaroon kayo ng pagpupulong, ano? Yes. Kumusta naman yung mga descendant ni Sultan Paduka Batara sa Daejeo? Well, masaya naman sila nung nakita nila ako. Some of them, galing pa sila ng Beijing, yung iba galing sa ibang lugar ng China, pero marami na nakatira sa Daejeo. Sinamahan po tayo ng local government ng Daejeo. Actually, sila ang nag-host ng ating trip to Daejeo, yung ating pagbisita doon sa Beijing Village. Ang musuleo ni Sultan Paduka Batara sa Daejeo, sa Shandong Province, ay isang mahalagang simbolo ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Chino mula noong unang panahon pa. Ang tanong, ano ang ginaganap na papel ngayon ng musuleyong ito sa pagpapaunlad ng ugnayang Sino-Pilipino, ng Pilipino-Sino, at ano ang gaganapin pa itong papel sa hinaharap? Napakalaki ng papel na ginagampanan ng musileo ni Sultan Batara sa Daejeo. Unang-una, ito ay patunay ng matagal ng ugnayan ng Sulu at China. Biruin mo, panahong 1417 pa, nung pumunta at bumisita si Sultan Batara kay Emperor Yongle. And ang sabi nga sa kasaysayan, si Sultan Batara from Sulu, pero ang tawag dito ng mga taga-China ay East Kingdom noong panahon Kingdom. Na yon. Yes. So noong mga panahon na yon, ibig sabihin may trade relations na tayo with China. Napakahalaga nito para sa amin, no? Para sa atin, mga sa Pilipino. Lahat, oh. Knowing that noong 1521, nung dumating na ang Espanyol sa Pilipinas at pinangalanan tayong Pilipinas, hindi totoo yung nakalagay sa kasaysayan natin. Oo. That ano tayo, na mamangmang daw tayo, barbarians tayo, wala tayong lahat. So parang kinailangan na dumating sila para tayo maging tao. Pero hindi pala totoo. Kasi itong libingan ni Sultan Batara sa Daejeo ay nagpapatunay lamang na noong 1417 pa, napakaraming taon bago dumating ang Kastila sa Pilipinas. Mahigit 100 taon. Mahigit 100 taon, meron na tayong diplomatic relations. May trade relations na tayo. At higit sa lahat, kaya natin, no, may teknolohiya tayo para mag-navigate from Sulu to China, bringing 300 people from Sulu. More than 300 people from Sulu sa Beijing.
Yes, and we were tinanggap tayo ng emperor ng China, si Emperor Yongle, tinanggap si Sultan Batara, hindi bilang bisita lamang, kundi bilang kapatid. Tama, at yung mausoleo na yon ay isang testamento at isang patunay ng pagiging magkapatid, magkapamilya nila Sultan Paduka Batara at ang Yongle Emperor ng Ming Dynasty. Dahil nung namatay po ang si Sultan Paduka Batara sa Dajo, sa kasamaang palad, ay nalungkot po talaga si Emperor Yongle at ipinag-utos niyang ipatayo ang isang musuleyo na karapat-dapat sa isang prinsipeng Chino. Kung hindi mo kaibigan ng isang tao, hindi ka talaga kayo ganun ka-close, ipagpapatayo mo ba siya ng isang musuleyo na isang para sa prinsipeng Chino? Diba, siyempre parang, hindi. Diba? Parang ano eh, foreigner kasi na ililibing mo sa Sultan Batara is a foreigner to China. Oo. So bibigyan mo ng katulad ng mga libingan ng emperor sa China. Napaka... Ibig sabihin, napakaganda ng relasyon nilang dalawa. Siguro masasabi natin na higit pa sa magkaibigan ang turingan nilang dalawa, magkapamilya, magkapatid. Tama ba? Yes. Tapos yung nung nakita ko nga yung mga descendants ni Sultan Paduka Batara, sumama po kami kay Princess Jacel dun sa dojo, no? Nakita po natin personal, na-witness po natin personal kung paano po sila tanggapin ng mga descendant ni Sultan Paduka Batara si Princess Jacel dun sa dojo. At parang talagang sabi nga ni Princess Jacel, parang umuwi ako sa tahanan. Pakikwento sa ating mga sumaybay. Palagi ko yan sinasabi. Bilang Pilipino, napakahirap magsalita ng Chinese, ng Mandarin, no? Though, nag-aaral ho tayo, pero ang hirap na hirap po talaga ako. Ganun pa man, every time, sa tuwing pumupunta ako ng China, specifically yung Daejeon city, kahit hindi kami nagkakaintindihan, nararamdaman ko yung warmth nila patungo sa atin. Parang hindi sila ibang tao at all. Kahit hindi mo naiintindihan ang kanilang salita, nararamdaman mo na mahal ka nila. At may link talaga, may connection that I cannot explain. Pero parang feeling ko nga nasa Pilipinas ako. So ibig sabihin, hindi barrier, hindi hamon yung lingwahe. Ang pinaka-importante, katulad nga sabi ni Princess Jacel, yung pakiramdam kahit na ngayon magkaiba na tayo ng bansa, hindi po ba? Pero pag pumunta si Princess Jacel sa dojo, ang tawag po sa kanya, ang turing po sa kanya ay kapamilya. At ang sabi nga nila, lagi kang umuwi sa iyong tahanan, hindi ba? Sabi nga rin nila, tinanong din nila ako kahapon na kung ano yung feeling ko every time I go to dojo. Ang sinasabi ko, yung palaging huling bisita ko, yun yung pinaka the best visit that I will always have. Yung pinakahuling bisita ko sa Daejeo. Kasi every time, nag-i-improve siya. Parame na ng parame, ang mga nagiging kaibigan natin sa Daejeo. And nung una, kaibigan lang natin sa Beijing, no? Plus isang contact from the An family. And when? So tatlo lang. Nung pangalawang bisita namin sa Daejeo, na-meet ko naman ang village head, si Madam Chen. Pangatlong visit, yun na yung 600 years. So lahat ng mga Wen and An gathered for a very big event for the 600 years. Ngayon naman, 607th death anniversary of Sultan Batara, it was the government of Daejeo who was with us during our trip. Sinamahan tayo during the entire trip. Sinundo tayo sa train station at hinatid tayo sa train. Nung papalik na tayo ibang dito sa Daejeo. Ibang level na VIP na. Siguro mas masarap pakinggan na pamilya level talaga. Yo. Kasi parang umuwi yung isang anak nila na bumalik sa tahanan niya. Tapos kailangan siyempre, kapag, katulad natin mga Pilipino, di ba? Kapag yung ating kapamilya ay nasa ibang lugar, kapag umuwi siya, siyempre excited tayo, tatratuhin natin siya ng maganda. Ganun po ang trato, personal ko pong nakita yan, ganun po ang trato ng mga taga Daejeo kay Princess Jacel. At hindi lang kay Princess Jacel, lahat po ng mga Pilipino na nandun ay ganun din ang trato, hindi ba? Yes, diba? Importante sa mga taga Daejeo, ang bawat Pilipino na bumibisita sa Daejeo. Alam mo, kung tutuusin, no,
sabi ko, ang galing ng may vision eh, mm-hmm. ang emperor. Well, maybe hindi ito pinagplanuhan. Mm-hmm. Ito ay talaga naramdaman lamang na mm-hmm. nung sila ay magkakaibigan mm-hmm. with Sultan Batara. But then, yung ginawa niya na pag-appreciate at pakikitungo kay mm-hmm. Sultan Batara, ang lakas ng impact hanggang ngayon ramdam natin. Mm-hmm. And to think, yung mga descendants of Sultan Batara are not pure Chinese. Ang descendants of Sultan Batara mm-hmm. na nakatira dito sa China mm-hmm. ay galing ng Sulu, mm-hmm. galing ng Pilipinas. Mm-hmm. But the government of China took care of them. Mm-hmm. So I will forever be grateful sa pakikitungong ito mm-hmm. sa mga descendants of Sultan Batara mm-hmm. ng gobyerno ng China. Maraming salamat dahil sa pagprotekta nyo ng storyang ito ng kasaysayan, nilalabas din ang galing at husay ng mga Tausug people na wala naman sa historia ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng China Media Group o CMG sa Pangulo ng Sri Lanka na si President Ranil Wickremesinghe, tinalakay kung paanong ang malayang kalakalan ay nagdudulot ng benepisyo sa Sri Lanka at sa buong Asia. Ayon pa sa kanya, dahil sa mas pinadali at pinalawak na kalakalan, mas madali na ang international movement of goods at flow capital. Ito ay nagbibigay daan sa mas maraming oportunidad para sa kaunlaran hindi lamang ng kanilang bansa, kundi pati na rin sa buong rehiyon ng Asia. Panoorin natin ang masusing talakayan na yan. Ning fandui togo tuanle ye fandui xuanbian zhandui, qiwang de shi jiaqiang qiyu jingji hezuo, youqishi zhili yi tuijing Sri Lanka jiaru qiyu quanmian jingji huoban guanxi xieding dangzhong. 您认为在区域经济合作的过程当中，斯里兰卡应该发挥什么样的作用，扮演什么样的角色？而多边的合作对于斯里兰卡来说又意味着什么？ Oh, api RCEP sangvidhanata athulunhama loke vishalama velanda polata api athul wenne. Api balaporottuna dakunu aasiyave velanda kalapayak athi wei kiyala. E dakunu aasiyave velanda kalapayak athi wenna yanne. Api langama tiyenne me tamai RCEP සංවිධානය. RCEP සංවිධානයේ රටවල් එක්ක අපේ කිට්ටු සම්බන්ධකම් දැන් චීනය එක්ක විතරක් නෙමෙයි Singapore එක්ක Malaysia එක්ක Indonesia එක්ක ලංකාවේ බුද්ඝහගම තමයි තායිලන්තේ මියන්මාවේ ලාඕසේ කම්බෝඩියාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම චීනය, ජපානය, දකුණු කොරියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව අපි එක්ක ඉන්න සම්බන්ධිතේ එතෙන්ට යනකොට අපිට ඉතා තරංගකාරී ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කැමතියි. මොකද ඒක ඇති කරාම අපිට පුළුවන් ලෝකෙ හැම තැනම ගිහින් තරඟ කරන්න. චීන ආර්ථිකය පෙන්වුවා වාගේ චා කරනවා මේ ගිවිසුම් ඇති කරන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් මේ හැම ප්‍රදේශයකට අපේ වෙළඳ පොළ බවට පත් කරන්න. ආයෝජකයන් උත් එන්නේ එහෙම වෙළඳ පොළක් තියෙනවා. 我注意到您近期也表示，有一些个别的西方国家在经济上进行经济胁迫，而这种将经济脆弱性武器化的行为，会让经济一体化，尤其是让区域经济一体化形成受阻，也会对亚洲的一些中低收入的经济体产生明显的影响。那斯里兰卡有没有受到影响？作为一个亚洲的发展中国家，斯里兰卡期待怎样的一个国际秩序和区域发展环境？ වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති ගිය අවුරුදු 20 තුල 25 තුල අපේ ඇති කළා තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපේ එක එක රටවල් අතර වෙළඳාමට තිබුණේ බාධක ගණනාවක් ඉවත් කළා තියෙනවා. ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් නැත්තම් බොහෝ දුරට අපිට භාණ්ඩ හුවමාරු කරගන්න මුදල් හුවමාරු කරගන්න අවස්ථාව ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම වාසියක් වුණා. අපේ රටවල ආසියාවට විශේෂයෙන්ම වාසියක් වුණා. ඉතින් එතනින් දියුණුවක් ඇති වුණා. දැන් අපි කියනවා නම් මේ ක්‍රමේ නවත්තන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි ඔක්කොම මේ තීරණය ගන්න ඕනේ. බටහිර රටක් දෙකකට කියන්න බෑ මේක නවත්තන්න ඕනේ කියලා. ඒ සාකච්ඡා කරාට ඇමරිකාවෙත් යුරෝපෙත් ඒකට විරුද්ධ වැඩසටහන් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ස්ථාවරය තමයි මේක තීරණය කරේ ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ WTO. එහෙනම් වෙනස් කරනවා නම් අපි ඔක්කොම සාකච්ඡා කරලා එකඟ වෙන්න ඕනේ කියලා. නැත්නම් ඒක සංශෝධනය කරන්න බැහැ කියලා. ඒක තනියම කරන එක වැරදි. Samantala, isa na namang exciting adventure ang ipapakita sa atin ni vlogger na si Cici. Samahan natin siya sa kanyang bullet train travel sa Indonesia.
Tumulak siya mula sa Tagal War Station at sa video makikita natin kung gaano ka-comfortable para sa biyahero ang loob ng train, insights at ang ganda ng tanawin sa Indonesia. Handa na ba kayo sa isang high-speed journey na yan? Hayaan ninyong dalhin tayo ni Sisi sa kanyang paglalakbay. Salamat datang di... Salamat. Welcome to Tegaluar Station. Okay, welcome po. Tayo. Kumusta po mga kaibigan mino, ino po si Sisi. At ngayong araw, nandito ako sa Tegaluar Station ng bagong-bago Jakarta-Bandung High Speed Railway dito sa Indonesia. Ang mga tren na pwede tumakbo ng 250 kilometro kada oras at pataas ay tinatawag na high-speed railway. At ang distansya sa pagitan ng Bandung at Jakarta ay 420 kilometro. Kung sasagay ako ng kotse o magkokotse, kailangan 2 to 5 hour depende sa kalagayan ng trapiko. Pero kung sasagay ako ng high-speed railway, mga 40 minutes lang na kakailan ko. Hindi pa dumating ang tren ko. Wait na lang. Here it comes! Super excited! Kita mo ba ito? Kita pa ba ninyo? Kita po ba ninyo? Yeah! Yung bullet train! Ooh. Ito! Tingnan ninyo! Ito ninyo! Ooh. Ito ang pulley train ng sasakyan natin mamaya. Tulad ng pangalan nito, Bugis pala, Hidoy. At dahil sa gulay, itim, apo at pula, napaka-presentable ng hitsura, di ba? Okay, pasok tayo sa train at titingnan ang loob. Oh, maraming tao eh. Malinis ang buong karwahe. Ang lugar para sa heavy luggage. Tapos, ito po, lapapo. Oh. Walang tao. Para hindi istorpohin ang ibang pasahero, voice over lang ako sa susunod. Sa harap ng lahat ng upuan, mayroong isang maliit na mesa para ilagay ang pagkain, tubig o laptop. Kada exit, mayroong mga emergency hammer. At sa ibaba ng bawat upuan, mayroong isang charging port. Kaya pwedeng tuloy-tuloy na mag-browse ng TikTok o manonood ng TV drama sa biyahe. Wow! 2:40 PM na! Tara! Alis na tayo! Palang Bandung! See you in Jakarta!
sa isa pa rin exciting vlog ni CC ay dadalhin niya tayo sa kagila-gilalas na pagtuklas niya sa Asian Flower Theme Park sa Hangzhou, China. Abangan ng kanyang mga reaksyon, kwento at mga nakakainganyong eksena sa loob ng theme park na yan. Kaibigan Pinoy, the voice Cici! Alam mo ba ninyo, bilang isang bahagi ng preparation work, inilipat na host city yung Hangzhou ang lahat ng national flowers ng mga bansang Asyano dito sa Qiantang Century Park, malapit na malapit sa yung Asian Games Village. At ngayong araw, sundan ninyo ako, tara! At hindi na ang mga magagandang na palaklak. At mayroong isang mission tayo, hahanapin ang yung national flower ng Pilipinas. Sampa kita! Aksara ng Myanmar, hibiscus ng Malaysia, chrysanthemum ng Japan, lotus ng Vietnam at India, ribbon orchid ng Singapore, water lily ng Thailand, Bangladesh, Sri Lanka, at maraming pang iba. Ang mga ito ay ilan lamang sa taruang-taang uri ng palaklak na pwede makita rito sa Asian Flower Theme Park sa lungsod na Hangzhou ng China. Maraming interesting tanawin at ideya sa Asian Flower Theme Park. Halimbawa, pagpasok pa lang sa parke, makikita na agad ang isang pine cone na gawa sa kawayan. Ang 48 pattern nito ay kumakagawan sa 48 bansang Asyano. At ang bamboo art na ito ay isang National Intangible Cultural Heritage mula sa Anji, probinsyang Zhejiang ng China. Meron din ditong mga plaklak patay sa rehiyon. Kapag sinundan ang daloy ng mga tao, makikita ang mga tipikal na halaman sa East Asia, Southeast Asia, South Asia, Middle Asia, at West Asia. Parang isang mabilis na pasyal sa buong Asia. Wow! Mapango! At siyempre, ang Friendship Flower Gallery na nagdadambog ng mga plaklak mula sa Southeast Asia ay may pinakamaraming turista. Sa pasilong gawa sa kawayan, pinagtipon-tipon ang moth orchid, rainbow orchid, dendrobium, oscidium sa kisame, at saka ang aksora, hibiscus, rosas, at iba pa ay nasa dalawang gilid. Masaya at manghang-manghang pinagmasdan ang mga turista ang mga halaman habang inirerecord ang mga kagandahan ito sa tulong ng cellphone o kamera. Bukod sa Flower Gallery, popular rin ang Flower Field, kung saan pinagtipon-tipon ang mga halaman mula sa Middle and West Asia. Ang napakasarap ditong mamasyal, parang kayo'y papunta sa isang picnic. Bilang isang plantita, gustong-gusto ko ang lugar na ito. Kasi napaka-pambihira ng mga uri ng plaklak. At napaka-saya ko dahil pwede ko ng pagmastan at hibuin ang mga plaklak. Nakita ko yung sambakita. Pero yung jasmine flower na tinatawag. Okay, mission complete! Hanggang diyan na lang ang ating biyahe sa Asian Flower Theme Park sa Hangzhou. Ito mo si Cici, kita-kits! Bye-bye! Yuli Dongfang Luyou Yuxin Gongsi, Union Travel Incorporated.
The China-Shandong-Philippines Economic and Trade Cooperation Promotion Meeting was successfully held. 中国-Shandong-Philippine经贸合作推介会成功举办。 2023年 10月16号 上午9时， 中国山东以菲律宾经贸合作推介会假作马尼拉康莱德酒店三楼大厅成功举办，非中两国政商界人士出席参加。菲律宾新世纪集团董事长施清伟首先致欢迎词，他表示，当前中国的一带一路倡议与菲律宾的大建特建规划已经全面对接， 基础设施、电信工程等都在加速推进和实施，合作共赢的前景十分美好。相信通过双方签署的战略合作，将进一步扩大和深入中非两国之间的经贸合作，取得积极的推动作用。中国山东省济宁市常委、常务副市长王宏伟，菲律宾苗人瑞拉市市长张乔丽，中国华勤橡胶工业集团总经理牛飞， 以及中国银行马尼拉分行副行长刘帅等先后致辞。随后举行中国华勤橡胶工业集团与菲律宾新世纪集团战略合作签约仪式，由华勤集团常务副总经理周勇和新世纪集团副总裁施少坚分别代表双方签署。菲律宾新世纪集团分别与济宁市人民政府和中国华勤集团互赠纪念品， 然后济宁市赠送纪念品给苗人瑞拉市。推介会由蔡金生和非中电视台副台长庄玲玲担任司仪。推介会结束后，主办方在马尼拉康莱德酒店的中国蓝餐厅为全体来宾举办了午餐会。非中新闻台综合报道。 A delegation from the Philippine Cultural College Alumni Association visited Peking University. 菲律宾侨中学院校友会 访华团拜访北京大学。为庆祝母校百年华诞，菲律宾侨中学院校友会于2023年9月18日至26日组织丝绸之路访华团。9月25日上午9时，以理事长施子云为团长的访华团在北京拜访了北京大学外国语言学院， 受到北京大学副院长吴杰伟老师为首的师生的热烈欢迎接待及座谈。座谈会上，双方进行了40分钟的亲切交谈，达成了共识，并期望以后在学术语言方面能多多交流合作。交换纪念品和礼物后，副院长吴杰伟、黄毅主任、史阳老师、许汉毅老师及学生带领访华团参观了许多学子向往之地， 风景优雅美丽的未名湖、博雅塔及闻名世界的北大图书馆。此行最珍贵的是能够与20多年前的老友相见合影。非中新闻台综合报道。The friendly Shandong, remarkable Shandong, Philippine Trade, Investment, Culture and Tourism Cooperation Exchange Conference was successfully held in Manila. 好客山东，好品山东，菲律宾贸易投资与文化旅游合作交流会在马尼拉圆满举行。2023年10月18号上午，由中国国际贸易促进委员会、山东省委员会和非华商联总会联合主办的好客山东，好品山东，菲律宾贸易投资与文化旅游合作交流会 假作商总八楼大礼堂圆满举行。山东省副省长邓云峰发表主旨演讲，他表示，山东省高度重视与菲律宾的友好往来，山东省愿加强围绕农业的生产加工等全产业链的深度合作，加快提升双方农业的现代化水平。 山东省也希望扩大双方贸易规模，深化在教育、文化、旅游、体育和卫生等领域的合作。中国驻菲使馆杨国良参赞在致辞中表示，山东省和菲律宾产业的经贸合作潜力巨大，希望双方加强企业对接与交流合作，充分利用 RCEP 的优惠政策，推进工程机械、农产品、医药、建材、 家电与轻工纺织等领域的贸易合作，让合作成果惠及更多企业和两国人民。
非华商联总会副理事长许学瑜在致辞时表示，商总历来都积极为菲律宾争取外来投资和来菲游客，组团到中国各地访问考察，探讨非中两国的合作机会，也积极鼓动本地华商到中国投资兴业，希望双方今后能够密切合作，共同为增进两国的经贸合作做出更多贡献。菲律宾旅游部助理部长陈炳煌出席并致辞。山东省文化和旅游厅一级巡视员王春生介绍山东文旅产业发展情况以及对非合作设想。菲律宾贸工部对外贸易服务的中国东南亚和美洲事务主任古利奥详尽介绍了菲律宾市场环境和投资机遇。山东济宁市委常委、副市长王宏伟描述了济宁市的独特城市风貌和发展现况。山东和异国际旅行社的业务经理刘豪推荐了山东省别具特色的旅游线路，让与会者感受山东的人文风情。交流会由中国国际贸易促进委员会山东省委员会会长孟向东主持。交流会意在推介山东文旅产业发展情况，探讨和推动菲律宾与中国山东省两地在各商业领域的潜在深度合作机会，为山东与菲律宾的经贸与文化交流搭建了一个平台。非中新闻台综合报道。The Philippine Kim Lam Cultural Association held a celebration of its 206th founding anniversary and the officers' induction ceremony. 菲律宾金南南军社举行庆祝成立206周年纪念暨第207连208届职员就职典礼。2023年10月18号晚，菲律宾金兰郎君社驾座世界海鲜酒家隆重举行庆祝成立206周年暨第207连208届职员就职典礼，非华友好团体嘉宾代表等应邀出席典礼仪式。理事长吴玉章担任大会主席并致辞，他表示在该社事务曾一度难以维持之际，他担起了理事长之重任，促进会务发展，如今会务已复兴，他要感谢诸位领导的指导和同仁的支持协助，相信在新届理事长陈清丹领导下和全体理监事合作下，必能再铸新辉煌。永远名誉社长郭从院担任监事员，见证异性移交并训诲。新界理事长陈清丹在致辞中表示，200多年来金兰郎君社坚持初衷，代代相传，为中华民族的南音文化付出一份力量，个人的力量是不够的，相信在永远名誉社长和永远名誉理事长的英明指导下，他们一定能够克服万难，打开一个新的大道，让南音文化绽放异彩。新界社长蔡美伦在致辞中表示，自己承蒙各位的鼓励与支持，推选担任新界社长，希望能够为社务的发展做出好的成绩，今后希望全体理监事能够同心同德，一起努力，共同为社务的发展创造新的辉煌。该社指导员吴启发担任大会主讲人，非华商联总会副理事长陈华明，非华各界联合会常务副会长施纯成，非中友好协会执行副理事长施碧波，世界南音联谊会第三届副会长陈峰苗等先后致辞。期间颁赠纪念盾牌与监事员郭从院、主讲人吴启发、大会主席永远名誉理事长吴玉章、荣誉社长柯志超、荣誉社长施纯成。执行副理事长陈世煌致谢词，副理事长蔡伟顺介绍主讲人，秘书长叶若逊与非洲电视台主持人叶天慧担任大会司仪，并介绍主席彬彬主，
典礼仪式之后进行了聚餐、祝酒、抽奖以及娱乐活动。非洲新闻台综合报道。The Filipino Hong Kong Temple and Charitable Incorporated held its new officers' induction ceremony. 菲律宾青阳石鼓妙赤丰顺政府大王宫举行新界职员就职典礼。2023年11月19号上午，菲律宾青阳石鼓庙赤峰顺政府大王宫圣诞千秋暨董事会和妇女会举行第21届职员就职典礼。此次盛大庆典是发生疫情5年后的首次就职活动。当天，华社各团体代表、董事会和妇女会职员以及众多善信络绎不绝地前往出席庆典，同时为世界和平、非洲两国国泰民安、华社和谐安定以及全非华人华侨的健康吉祥祈福。庆典由董事会秘书长庄伟明担任司仪，董事会就职由常务顾问庄仲华担任见证人，由卸任董事长蔡庆超将印信移交给新建董事长庄新海，妇女会就职由新建董事长庄青海担任见证人，由现任会长柯美玲将印信移交给新界会长陈明雅。庄青海董事长在发表就职演讲时，代表董事会全体同仁向各位来宾表示热烈欢迎，并致以万二分的感谢。他表示自己受顺政府大王宫垂爱，添为第21届董事长，任内得各位董事和妇女会的全力支持，将为顺政府大王宫的会务添砖加瓦。妇女会会长陈玲雅发表就职演讲时表示，非常荣幸临危受命添为妇女会会长，当尽绵力为顺政府大王宫服务，仅盼大家大力支持，特别是诵经团，让顺政府大王宫香火更加兴旺。最后举行了聚餐和歌唱节目助兴。非中新闻台综合报道。The PCCCII Cavite Chapter held a Mid-Autumn Festival celebration.菲律宾中国商会甲美地省分会举行中秋联欢晚会。2023年10月13号晚，菲律宾中国商会甲美地省分会甲座世纪海鲜酒家举办癸卯年中秋联欢晚会暨会员子女优秀生奖学金颁发大会。当日，会员们携眷踊跃参加，近400人欢聚一堂，一起度过了一个温馨美好的夜晚。该会为鼓励会员子女积极向上、努力上学，特借庆中秋佳节之际举行会员子女奖学金颁奖大会，颁发就读于全非各大中小学、学业成绩列首2、3名学子的奖学金。该会还准备了丰厚的礼金作为博彩奖金。创会会长洪传晓、陈乐团及会长林火炎各捐献20000菲币，奖励当日的大状元。是日联欢会暨奖学金颁奖大会由秘书长韩笑主持。他介绍，该会举办中秋联欢会，旨在让身在异乡的会员们有机会一起共度美好的中秋佳节。林火炎会长在致辞中向出席联欢会的会员们致以节日的问候，并恭喜获得名次的会员子女。他说，中秋佳节是中国的传统节日，旅居海外的侨胞尤其重视这个节日。
希望当天的联欢会能够慰藉大家的思乡之情，也希望获奖学生们继续努力，再接再厉，再创佳绩。联欢会嘉宾菲律宾中国学生学者联谊会联谊主席陈嘉欣在致辞中对中国商会甲美地省分会为社会所做出的贡献表示由衷的钦佩，他希望大家应继续秉承团结、奉献、进取的精神，为更多有需要的人提供帮助，为中华文化的传承与弘扬而不懈努力。期间，菲律宾中国学生学者联谊会主席黄立松赠送该会一把圆扇，菲律宾中国学生学者联谊会王帅和王延新分别为大家献唱及表演武术。聚餐后，精彩的博彩活动使得整个会场热闹非凡，欢声笑语，气氛高扬，中奖声掀起了阵阵高潮，联欢会在大家互道祝福声中圆满结束。非洲新闻台综合报道。The Enwell Company New Product Strategy Conference was held in Manila. Enwell 公司新品战略发布会在马尼拉盛大举办。10月20号 Enwell 公司新品战略发布会在马尼拉举办。本场发布会 Enwell 全新发布了 Young 系列、 Family 系列、 Business 系列以及 City 系列。 Enwell 中国公司总经理柳明勇开篇介绍了 Enwell 13年来在菲律宾的发展历程和市场份额。他表示 Enwell 在菲律宾的成功离不开时代创变者的一路同行，并感谢了一直伴随 Enwell 成长的每一位用户。值得一提的是，本次会议首次解读了 Enwell 品牌的由来和企业愿景，同时向大家展示了 Enwell 这13年来所取得的成绩及市场布局。 Enwell 目前在菲律宾已经建成和正在建成的生产基地共计3个，全部落成后将极大地提升电动车的生产产量，实现菲律宾本土化生产需求。 Enwell 董事长康定武在发言中明确了让 Enwell 成为你的出行专家，以用户需求为中心，注重产品价值的传递。他认为消费者寻求的不仅仅是低价格，而是产品的性价比和价值感，因此 Enwell 一直致力于提供高性价比的产品，不仅注重效益，更关注产品的可靠性、安全性以及用户体验，以确保他们的产品不仅在价格上有吸引力，还能为消费者创造真正的价值和满意度。发布会上， Enwell 菲律宾公司总经理柳明亮首次分享了 Enwell 公司基于对用户需求的洞察持续深入细分需求场景，发布了4款全新电动两轮车新品，包括V11、V15、GP1 和 RS。 其中 V11 作为一款高性能城市踏板车，是 Enwell 踏板系列的高配车型，最高时速达每小时80公里，续航75公里，为城市骑行提供了更高的速度和灵活性。时尚的外观结合了高性能和实用性，以满足城市出行者的需求。而作为 Young 系列的 V15 更是 Enwell 首次推出的电摩车型，最高速度每小时50公里，续航里程可达75公里，拥有 LED 液晶仪表，前后双碟刹。正如 V15 的口号 Cool Electric Player's Choice， 车型外观非常酷炫，适合年轻时尚人群。而作为 Enwell 品牌常青树的3轮及4轮车车型，在本次发布会中也得到了全方位、全维度的产品升级。以 RVS3、EMC 以及 Hero 2为家庭用户和应云用户提供合适的出行工具。在细分领域上 ，Enwell 将产品线从2轮车拓展为3轮和4轮车系列。
车型的升级和扩张，表明 N沃 公司对多元化产品线的投入，以满足不同类型的用户需求。公司在细分市场上的产品多样性，有望提高 N沃 的市场份额，并进一步巩固在交通工具领域的地位。此次发布会 N沃 正式发布了品牌的新形象，包括新的品牌标识和 VISI 的视觉系统。这一换新的形象传递着更年轻、更时尚的品牌定位，释放出全新的企业活力与特质，为年轻用户提供更加出色的品牌认知和视觉享受。全新的品牌标识不仅简约时尚，还承载着 New Ways of World 企业理念，也代表着 N沃 不断探索和寻找适合发展的道路，同时积极拥抱年轻化市场趋势与消费变化的发展理念。在服务升级上， N沃 推出环保出行计划，为用户提供高质量的充电服务。在渠道上，首次公开释放经销商加盟代理的扶持信息，欢迎更多的有志之士加入 N沃 大家庭。同时推出车辆租赁计划，为更多骑行场景提供便捷的出行工具。在营销上， N沃 将启动新媒体推广计划，未来将通过网上商城、流媒体、 N沃 IP 创作等方式与用户进行更多互动。诚如 N沃 中国公司总经理柳明勇所言， N沃 在努力成为菲律宾消费者最喜爱的家用车品牌。我们坚信我们还需不断建设和付出，以持续提供卓越的服务和优质的产品，满足广大消费者的多元化需求。 Chinatown News 非中新闻台综合报道。 The 7th Asia Forum on China's Peaceful Reunification was successfully held. 第七届中国和平统一亚洲论坛成功举办。2023年10月21号上午，由菲律宾中国和平统一促进会主办的第七届中国和平统一亚洲论坛在世纪海鲜酒家隆重举行。亚洲有关国家和地区促统会、海峡两岸专家学者以及非华各社团代表近600人出席。在开幕式上，菲律宾中国和平统一促进会创会会长蔡友铁隆重宣布第七届中国和平统一亚洲论坛正式开幕。副会长蔡志和介绍主席台贵宾，秘书长董拔萃担任司仪。大会主席张章和会长在致辞中表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来势力干涉。海外促统会和华侨华人坚定支持中国政府依法采取一切必要措施，打击台独分裂活动，维护国家主权和领土完整。中国驻菲律宾大使黄希濂在致辞中表示，早日实现祖国和平统一是所有中华儿女的共同心愿，也是不可阻挡的历史潮流。要在民族复兴伟大进程中实现祖国完全统一，必须坚定不移推进和平统一、一国两制，推动两岸关系和平发展、融合发展，粉碎外来干涉和台独分裂图谋。期待有更多在菲同胞加入到反独促统行列中来，为中国和平统一事业做出更大的贡献。台湾民主自治同盟常务副主席李岳峰、全国人大常委会委员、华侨委员会委员、全国台联副主席严科、中国和平统一促进会副秘书长宋维、亚洲地区统促会代表、全日本华人促进中国和平统一协会会长郑正权、台湾中华伏羲协会理事长、中华统一促进党荣誉主席张富堂、中国和平统一促进会香港总会一常务副会长、两岸和平发展联合总会永远荣誉会长苏永安、澳门地区中国和平统一促进会监事长李天赏等先后致辞。随后，中国社会科学院台湾研究所研究员冷波、统一联盟党主席戚嘉玲、厦门大学台湾研究院教授唐永红、中华产经文教科技交流协会理事长简汉生博士等海峡两岸专家学者做主旨演讲。午餐过后进行了分组讨论，
今年论坛主题为反对外部势力干涉，坚定推进反独促统。子议题为一，维护一中原则，坚定推进反独促统；二，台湾地区2024年选举与两岸关系发展前景；三，海外华侨华人在反干涉、反台独斗争中应发挥的作用。中国和平统一亚洲论坛是由菲律宾中国和平统一促进协会创办的海外华侨华人反独促统交流平台，2002年以来已成功举办6届，成为亚太地区乃至全球反独促统运动的一个重要品牌活动。非洲新闻台综合报道。The Philippine Council for the Promotion of Peaceful Reunification of China held a celebration of its 22nd founding anniversary and 10th officers induction ceremony. 菲律宾中国和平统一促进会举行庆祝成立22周年暨第十届委员会职员就职典礼。2023年10月21号晚，菲律宾中国和平统一促进会假作世界海鲜酒家隆重举行庆祝成立22周年及第十届委员会职员就职典礼，非华友好团体嘉宾代表等应邀出席典礼仪式。名誉会长张昭和担任大会主席并致辞，他表示，菲律宾合统会所开展的工作和取得的成绩，离不开海内外有关方面的指导和非华社会的支持。他向长期以来对合统会予以指导支持和热情参与的有关团体人士表示诚挚的感谢，相信在新届会长黄俊仁的领导下，全体同仁同心同德，将会再创佳绩，做出新的更大贡献。中国驻菲律宾特命全权大使黄希濂担任监视员，见证印信移交并训会。他指出，菲律宾中国和平统一促进会坚持以促进两岸关系和平发展与中国和平统一为宗旨，广泛凝聚旅非华人华侨力量，积极有效开展反独促统活动，为推进中国和平统一事业做出了重要贡献。新界会长黄俊仁在致辞中表示，自己承蒙诸位同仁厚爱，推举为新界会长，诚感责任重大，一定会全力以赴，将历届会长领导和全体同仁共同努力积累下来的宝贵经验和工作成果发扬光大，再创佳绩。在新一届的反独促统工作中，他们将更加坚定明确地聚焦海外统促会的主责主业，为实现中国完全统一、中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。名誉会长卢祖英担任大会主讲人，台盟中央常务副会长李岳峰，全国人大常委会委员、华侨委委员、台联副会长严科，中国和平统一促进会副秘书长宋维，亚洲地区统促会代表郑正权，港澳台代表苏永安，非华商联总会副理事长陈炳清，非华各界联合会副主席侯泽钦，菲律宾中国商会副会长刘福元先后致辞，期间颁赠感谢盾牌与名誉会长张昭和、监事员黄希濂大使、主讲人卢祖英，副会长蔡志和致谢词，副会长杨华红宣读第7届中国和平统一亚洲论坛宣言，副会长戴国安介绍主宾席宾主，秘书长许东晓担任大会司仪，蔡婷婷和邵灿培担任文艺节目主持人。典礼仪式之后进行了聚餐、祝酒、抽奖以及文艺节目表演。新闻台综合报道。有利东方旅游有限公司 Union Travel Incorporated。It is my pleasure to introduce myself once more as your host, Isa Chong.
Thank you for tuning in, and I sincerely hope you enjoyed what you've seen. Be sure to catch the next episode of Chinatown TV next week for more exciting content.